ang nananatiling presensya ni Kristo. June 30, sa mga makalangit na dako. At narito, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo Kapitulo 28 Versikulo 20. Nasa atin ang lahat ng pampalakas ng loob na kung araw-araw nating isusuko ang ating mga kalooban sa Diyos, ang pangako ay matutupad, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya at sinundan pa ng ibang biyaya. Juan Kapitulo 1 Versikulo 16. Ang bawat paghahayag ng biyaya ni Kristo para sa atin ay para sa atin. Dapat nating ihayag ang kanyang biyaya sa ating buhay, sa isip, salita, at gawa. Tayo ang dapat kumatawan sa awa, sa pag-ibig, at sa kapangyarihan ni Kristo, ang kapangyarihang ibinigay niya sa atin. Kung hindi dahil sa kapangyarihang natanggap sa pamamagitan ni Kristo ay wala tayong lakas. Ngunit ang lahat ng kapangyarihan ay na kay Kristo. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, at narito, ako'y palagi ninyong kasama, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Narito ang ating kapangyarihan, ang ating kaginhawahan. Sa ating sarili wala tayong lakas. Ngunit sinasabi niya, ako ay laging sumasa inyo, na tinutulungan kang gampanan ang iyong tungkulin, ginagabayan, inaaliw, nagpapabanal, at umaalalay sa iyo, na nagbibigay sa iyo ng tagumpay sa pagsasalita ng mga salita na magdadala sa atensyon ng iba kay Kristo at gigising sa kanilang isipan ang pagnanais na maunawaan ang pag-asa at kahulugan ng katotohanan, na ibinabaling sila mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ito ay isang kahanga-hangang pag-iisip na ang mga tao ay maaaring magsalita ng salita ng Diyos sa mga simpleng salita ng kaaliwan at pagpapalakas ng loob. Ang pinakamababang mga instrumento ay gagamitin ng Diyos upang maghasik ng mga binhi ng katotohanan na maaaring semibol at magbunga. Dahil ang isa na sa kanyang puso ay inihasik ay nangangailangan ng tulong, isang mabait na pag-iisip, isang mabait na salita, na ginawang epektibo ng isa na nagsabi, narito, ako ay kasama ninyong palagi. Sa atin din ibinigay ang pangako ng nananatiling presensya ni Kristo. Ang paglipas ng panahon ay walang pagbabago sa kanyang pangako sa kanyang paglisan. Siya ay kasama natin ngayon tulad ng siya ay kasama ng mga alagad, at siya ay makakasama natin, hanggang sa wakas. Natagpuan niya ang kanyang mga tapat, at nakipag-ugnayan sa kanila, pinasisigla at pinalalakas sila. At ang mga anghel ng Diyos, na may napakatinding lakas, ay isinugo ng Diyos upang maglingkod sa kanyang mga manggagawa na nagsasalita ng katotohanan sa mga hindi nakakaalam nito.